Hola mga estranghero! Kamusta sa ngayon? Nandito kayo sa aking channel, which is Dakilang Estranghero. Okay. Ngayon mga estranghero, mag-aaral tayo tungkol sa 12 months of the year. Salitang Spanish, Arabic, Tagalog, English. So, susubukan natin mga estranghero. Hindi natin susubukan ito. Tutuwan ko kayo kung paano magsalita ng mga lingwaheng ito. Okay? Sabay-sabay natin matutunan. Chos. Anyway. So, ngayon, tayo ay umasenso na mga estranghero. Meron na tayong visual. O, diba? Ito ang tinatawag na visual. Tama ba ako visual? O, diba? Asenso-asenso din pag may time. Credited sa gumawa ng ating visual. Credit! Kaso ayaw niya magsabi ng pangalan. So, credit na lang sa kanya. Okay, mga song. Ito ngayon, sisimulan natin ang 12 months of the year. So ngayon mga estranghero, simulan na natin ng pagtuturo ko sa inyo ng mga salitang ito. Tulad na... January. January sa English. Okay? Enero sa Spanish. Yanayer sa Arabic. Enero sa Tagalog. Okay? Yan, January, Enero, Yanaya, Enero. Okay, sunod naman natin si February. February sa English, Febrero sa Spanish, Febrayo sa Arabic, Febrero sa Tagalog. Okay, February, Febrero, Febrayo, Febrero. Sunod natin si... si March. Okay? March sa English. Marzo sa Spanish. Maris sa Arabic. Marzo sa Tagalog. March, Marzo, Maris, Marzo. Okay? Sunod natin si... kapatid, April. April sa English, Abril sa Spanish, Abril sa Arabic, Abril sa Tagalog. April, Abril, Abril, Abril. Susundan niyo ba ako mga estranghero? Maganda pala itong may visual. Thank you sa ating naggawa ng visual. Sunod natin si May. Sa English ay May. Mayo sa Spanish, Mayo sa Arabic, Mayo sa Tagalog. May, Mayo, Mayo, Mayo. Pare-pareho lang sila, di ba mga estranghero? Susunod natin si kapatid June. Susunod natin si June sa English, Junio sa Spanish, Junio sa Arabic, Junio sa Tagalog. June, Junio, Yonyo, Junio. Okay. Pagkatapos naman ni June, kailangan natin si July. Okay. Si July sa English, Julio sa Spanish, Yolio sa Arabic, Julio sa Tagalog. Okay. Sunod natin si August, ang aking buwan. Okay. English ay August. Spanish ay Agosto. Arabic ay Agostos. Tagalog ay Agosto. Okay. Sunod natin si September sa English. September. September.
Siyembre sa Spanish, September sa Arabic. Sa Arabic, walang P, so letter B. Kapalit ng P, so siya ay September. Sa Tagalog ay Septiembre. Okay? Septiembre. Sunod natin si October. English ay October. Spanish ay Octubre. Octubre. Sa Arabic ay October. Sa Tagalog ay Octubre. Okay? October, Octubre, October, Octubre. O, pare-pareho lang sila. Sunod natin si November. Okay? Sa English ay November. Sa Spanish ay Noviembre. Sa Arabic ay November. Sa Arabic ay walang victory. So, F ang kapalit ng victory. It is November. Tagalog ay Noviembre. Okay? At ang huli sa buwan ng taon ay ang December. Sa English ay December. Spanish ay Diciembre. Sa Arabic ay December. Sa Tagalog ay Diciembre. December, Diciembre, December, Diciembre. So yun mga estranghero. Ang 12 months of the year sa English ay January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay? 12 meses del año sa Spanish ay Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. Okay? Itnahasha Harmin al-Sanati sa Arabic, Yanayat, Febraya, Maris, Abril, Mayo, Yunyo, Yulyo, Augustus, September, October, November, December. Okay? 12 buwan ng taon sa Tagalog, Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. So, naiintindihan niyo po mga estranghero? Sa English ay months. Sa Spanish ay meses. Okay? Sa Arabic, Sharul. Shahar. Month, Shahar. Months, Shaharul. Okay? Sa Tagalog ay buwan. So kapag sinabi sa English ang 12 months of the year, ito ay 12 meses de año sa Spanish. 12 meses del año. Yun sa Spanish. Itnahash Shahir min al-Sanati. Yun naman sa Arabic. 12 buwan ng taon. Yun naman sa Tagalog. Ang pinakamadaling bagkasin. O diba mga estranghero? So sana po may natutunan kayo sa aking tinuro ngayon. Kung meron pa po kayong gustong mga ibang matutunan ng mga salita, gaya nga po ng sinabi ko sa last video ko na ibang lingwahe pala, saka na po natin yung pag-aralan. Ngayon dito po muna ang ating pag-aralan ng apat na lingwahe na ito, ang Tagalog, Spanish, Arabic, at English. So yun lang mga estranghero. Sana po ay may natutunan tayo sa mga salita ito.